Bukod kay Francisco V. Kuching, meron pang isang taga-comics na naging national artist. Siya yung tinatawag nating Dean of Filipino Cartoonist. Walang iba kundi si Larry Alcala. Si Lauro Zarate Alcala, o mas kilala bilang Larry Alcala, ay ipinanganak sa Daraga Albay noong August 18, 1926. Dahil sa isang scholarship ng Manila Times na ibinigay sa kanya ng publisher na si Ramon Roses, siya ay nakakuha ng degree of Bachelor of Fine Arts in Painting sa University of the Philippines noong 1950. Naging profesor din siya sa naturang universidad noong 1951 hanggang 1981. Nakatanggap din siya ng Australian Cultural Award na kasama nito ay ang Travel Study Grant noong 1975. Paano nga ba nagsimula si Larry Alcala sa paggawa ng comics? Siya ay nagsimula sa paggawa ng cartoons noong 1946 habang nag-aaral. Pagkatapos ng World War II, ginawa niya ang kanyang kauna-unahang strip na si Islaw Palitaw na lumabas sa mga pahina ng magazine Liwayway. Noong 1947, ginawa niya ang comic strip na Kalabog in Bosyo. Ginamitan niya ito ng Taglish na lingwahe bilang medium ng communication ng kanyang mga karakter. Isa rin siya sa pioneer ng animated cartoons sa television commercials ng mga produkto tulad ng Dairy Gold Milk noong 1957 at Caltex ng 1965. Isa sa kanyang isinusulong noon ay ang advancement ng illustration and commercial art sa Pilipinas. Naging dahilan ito para maitayo ang Visual Communication Department ng UP College of Fine Arts. Ilan pa sa kanyang mga ginawa ay ang Congressman Kalog noong 1966, Bing Bambong noong 1978, Mang Ambo noong 1963, Sneaker Teens noong 1973, Small Battery Balls noong 1972, at Siopaw Man noon ding 1972. Ngunit ang pinakasikat sa lahat ng kanyang ginawa ay ang Slice of Life na lumalabas sa dyaryo. Ilan din sa kanyang mga gawa ay naisalin sa pelikula gaya ng Tipin, na ipinalabas ng Premier Production at pinagbidahan ni Lani Oteiza. Naging pelikula din ang Kalabog in Bosyo na pinagbidahan naman ni Nadolphy at Panchito. Naisalin din sa pelikula ang sikat niyang karakter na si Asyong Aksaya na nagkaroon pa ng tatlong sequel. Ayon kay Alcala, mahalaga daw ang paglalakbay para sa isang cartoonist dahil nagdadagdag ito ng insight at imagination sa exposure sa iba't ibang uri ng lifestyle, kultura at values. Ayon din sa kanya, ang pagkakaiba daw ng cartoonist at ng illustrator ay mas mayroong kalayaan ang cartoonist bilang isang former chairman ng Department of Visual Communication sa University of the Philippines. Sinabi niya na ang cartoonist ay independent sa impluensya ng kung sino-sino at malaya makagawa ng karakter at mga sitwasyon sa kanyang sarili, hindi gaya ng mga dibuista na bumabase lamang sa kwento ng mga scriptwriter. Siya ay naging Vice President ng Society of Philippine Illustrators and Cartoonists, USPIC, simula 1962 hanggang 1963. Ito ay samahan ng mga kartunista at dibuista na gumagawa ng comics. Siya rin ay naging Pangulo at isa sa mga tagapagtatag ng Samahang Kartunista ng Pilipinas o SKP simula 1979 hanggang 1989. Noong 2018, nakatanggap siya ng titulo bilang National Artist for Visual Arts o Order ng Pambansang Alagad ng Sining. Hindi matatawaran ang naging inspirasyon ni Larry Alcala sa mga sumunod na kartunista ng bansa. Kapag tinitingnan ko yung gawa ni Larry Alcala, ang sarap-sarap niyang basahin. Meron kasing cartoons na 'di ba kapag tumitingin tayo halimbawa ng dyaryo na may mga cartoons, meron mga comic strip na parang lalampasan mo lang yung pagbasa. Kumbaga babalikan mo na lang siya kapag natapos mo na yung iba. Meron mga cartoons na parang ang gaan-gaan sa mata. Hindi ko alam kung paano na-achieve yung ganun eh. Parang kung gagawa kasi ako ng cartoons, parang i-distort mo lang yung human figure, gagawin mong cartoon eh. Pero merong kasi talagang technique sa paggawa ng cartoons na masarap tingnan sa mata. Isa siguro sa mga cartoonists na yon na nakuha yung ganong yung ganong technique, nakuha yun ni Larry Alcala. Kapag tinitingnan ko yung mga cartoons niya, hindi pwedeng hindi mo tingnan agad eh. Gaya na sabi ko kanina, kapag
alam mo kapag meron kang hawak na dyaryo, meron ka agad unang babasahin doon eh. Hindi mo siya sisimulan agad doon sa unang nasa taas. Although syempre sa dyaryo, ang inuuna nila talaga nasa taas, yung mga top cartoonist nila, yung mga, kumbaga mga best-selling cartoons. Pero ako kasi pag nagbabasa, meron akong cartoons na tinitingnan muna agad. Sa ako nababalikan yung ibang mga cartoons na nakikita ko. Ganun yung tingin ko sa ano eh, sa gawa ni Larry Alcala. Kumbaga hindi mo siya pwedeng hindi unahin basahin. Nakatandaan ko rin noon nung bata pa ako at nagbabasa ako ng Funny Comics. Paboritong-paborito ko yung ano niya eh, Bim Bam Boom. Napakasimple nung ano nung mga situation, nung mga conflict. Parang meron siyang ano eh, international appeal. Hindi ko alam kung bakit yun ang nakikita ko sa gawa ni Larry Alcala. Although very Filipino yung trabaho niya. Like halimbawa yung Slice of Life nga. Representation niya ng mga Filipino ano eh, ng kultura, ng mga lugar. Pero yung gawa ni Alcala, maituturing ko na pwedeng ano to eh, pwedeng itapat sa mga international cartoonist. At walang duda doon. Actually, may nabasa nga akong artikulo na isa daw sa pangarap noon ni Alcala, magkaroon daw ng ano, ng richly textured na Asian comic strip para maging ano, for syndication. Tapos sinabi rin niya na yung society daw kasi natin attuned sa western sa mga western designs, parang yung mga trabaho natin madaling i-appreciate ng mga taga-ibang bansa. Tapos sinabi rin ni Alcala na ang main influence niya daw talaga pagdating sa cartooning ay si Al Cap, yung gumawa ng Lil Abner. Yun daw talaga yung pinakamalaking nagbigay sa kanya ng inspirasyon para gumawa ng cartoons. Sayang hindi ko siya na-meet eh, nung nasa comics pa ako. Although syempre, ano naman kasi siya, hindi naman talaga siya kasi nagpupunta sa publication noon na pinupuntahan ko, gaya ng Atlas tsaka Gassi. Usually yun, nasa ano lang siya, nasa mga newspaper publisher. Tapos at the same time, nagtuturo din siya sa university nung time na yun. Actually, malaking bintahe para kay Alcala na naging national artist siya, dahil nga yung background niya, hindi lang sa cartooning, kundi sa academic. Sobrang laki ng naging contribution niya sa fine arts ng UP, tsaka sa commercial arts. Parang masasabi natin na tinatawid talaga ni Alcala yung paggawa ng comics tsaka yung sa academe. Humor is a main ingredient. In his weekly comic spread, A Slice of Life, Alcala shows ordinary Filipinos at their hilarious best. I base it on what I see, the people that I see, how they react. It's a cross-section of different individuals. Of course, I'm conscious about the people who will read it, so I do it for them, what they'd like to see, what we would enjoy. Sure, people in the comic strips I do. The best that I did, which I really enjoyed, was Asian Aksayang, because it dealt more about, I felt happy with it, because it was supposed to be a sort of developmental type of cartoon where I had to inject the message on the energy saving. Somebody would like to be identified with the character. So when they do that, whatever the character would be doing, nobody would like to say na ako, I am Asyong Aksaya. So it delivered the message. Cartoonists, they don't use employ scriptwriters. This is a continuity strips or sketches like this one. It's about the black mouth. He's got to have a good sense of humor. He's got to be observant. And then he has to develop a certain style that would identify him with the public. Cartoons are small, not narrative. It may be slightly narrative, but it's more on visual type of humor. I gather all the situations, lahat ng situations as many as 15 to 20. Then when I get back to my drawing board, then I figure out which of these will click, the pipuela, or which of these
will be offensive to children or which of these we know goes from abroad. I think because how could I manufacture things that are happening? Pagka yung alanganin na hindi ko makuha ng photo, I sketch, take notes, pati tape recorder. I interview some people there, or ako, mental note ko. I keep talking, pero I don't remember, I don't forget what is happening. I'm sorry to say, but maybe it's because the public still, except for some, has taken it for granted. People read it, why not? Why don't I convey a good message behind it? So that it will also serve, I saw it, my contribution to society, to improving the society, to, in a humorous way, the ills of society. Then by doing that, having the people making my strip as a mirror of themselves, perhaps in a way it might help reform some of the ills of society. Cartooning is not a funny business, it's a serious business. When you begin to realize the millions of readers that follow it, especially children, it has not become a responsibility, but whatever I put there, along it should not be a bad influence. It should promote what is good in the Filipino. Talents are God-given. There must be a purpose for having that talent. So that's part of why I became conscious of it. Hindi ako, God gave me this para gamitin ko, not just for entertainment, not just for a person to make money, but something how it can contribute to society.